hello. Good morning. I-interviewin ko si Sis Janet. Ayan, yung lagi kong kasama siya, ano, kasamang gumala. Ayan, sis. Ilang taon ka na ba dito sa Japan, sis? Kwentuhan lang kami. Kwentuhan lang kami ng mga buhay-buhay. Yung, ano, yung buhay-buhay namin dito sa Japan. Yan lang. Ilang taon ka na dito sa Japan? Sabang kami kumakain ba? Kain po tayo. Magandang umaga, tanghali, kung saan man kayong palig ng mundo, kung gabi, magandang gabi. 12 years na po ako dito sa Japan. Sa 12 years mo, sis? Nakumpisa ka bilang? Naunang punta mo talaga dito sa Japan. Paano? No, kasi iba-iba tayo ng kwento ng mga tao dito eh. Paano mo simula yung itong ano, nag-asawa na? Hindi. Anong punta mo talaga nakatungtong ka dito sa abansang Japan? 1994 yun. 24 years old ako bilang entertainer. Nakailang months pa? Puso pa yun, 1994. Oo, 1994. Group dancer kami. Folk dance ha, folk dance. Hindi ako sexy dancer. Wish ko lang. Napakatigas na katawan ko bilang sexy dancer. Hindi, wala namang din sexy dancer kasi. Alam mo, ito ikukurek ko lang siya ha. Ikukurek ko lang ha. Wala naman kasi ang license sa sexy dancer. Ang kategory dancer, singer, ganun lang naman talaga siya. Mga artist talaga kami. Artist talaga siya. Yan sinasabi na talento. Talento ang tawag dyan. Mga folk dancer kami. Sa ano ka pa nga? Traditional. Ako nakapasa ako sa Metropolitan Theater. Ano na ikaw? Kami? Ano bang theater? Labo pa. Okay na, mabusog lang ako. Meron kami tinatawag na PDSP. Pre-departure or ano. Diba? Ako nakapasa din ako niyan. Kaya lang hindi ako nagrupo talaga kami. Hindi ako napunta ng Japan bilang talento. Kasi ano ako noon eh, panahon ni Marie Chris Wilson, naban ang mga Pilipino. Panahon ni Marie Chris Wilson nung nakaalis ako. Ako hindi ako nakaalis. Yan ang tinatawag na white card noon bago nagkaroon ng ARB. Kaya na nagkaroon ng ARB dahil doon sa issue ng kay Marie Chris Wilson. Talagang wala, 1994 ka. Bakit ako dati 1990 pero hindi ako nakaalis? 1991, hindi ako nakaalis eh. Nag-aral pa. Nag-aral nga kami, 7 months ako sa Maynila eh. 7 months ako. Dati ako nagtatrabaho, 2 years ako sa SM Mega Mall bilang kahera. Tapos yun, mahaba na ang kwento. Nakarating na ng Japan, pareho tayo. Ako naman napunta ng Japan, edad 41. Tapos, doon ko rin sa pagbabiyahe ko, yung pinakawaling biyahe ko, doon ko nakilala yung napangasawa kong hapon. Kaya yung sumunod na biyahe ko, 2010. Ayaw mo na, ubusin ko na. Okay na. Ano na, bilang ano na ako, yung tinatawag na visa na, tekong visa or bilang may asawa discarte. Hapon. Diba, discarte lang talaga. Doon ako nakuha. No, discarte lang, no? Dari si sister, hagas nakuha ko yung mga bata. Oo, nakuha niya mga anak niya. Tapos, ayun, dito na namuhay. Nakasanayan ko na rin. Parang ayaw mo na rin umuwi? Parang ayaw na gusto kasi doon tayo, doon yung roots natin eh, bilang... Eh, ano naman ang gawin mo doon? Nandito mga anak mo. Nandito, kaya nga lang. Siyempre, iba pa rin yung Pilipinas kasi mas, dito kasi work. Ano, konti lang yung minsan yung gala, yung pagka may pera, gala. Doon din naman, sis. Ganun din naman ang buhay. Kasi, doon din, ganun din naman ang buhay. Halimbawa, kung police ka, kung teacher ka, kung may trabaho ka, di ka rin naman makagala na makagala kasi may trabaho pa. Pero iba pa rin ang Pilipinas. Buti pa sa Pilipinas, kahit walang trabaho, nakaupo, okay, buhay. Dito, pag wala kang trabaho, tinatawag sa'yo homeless. Kailangan magtrabaho, kahit mga matatanda na. 60 plus, 65, nagtatrabaho pa rin. O pag nag 65 na, tapos retired na sila. Kahit nga 70, kahit may tinatanggap na silang pension, nagpa-part-time job pa rin sila. Kasi walang choice. Kaya dito ka nakatira eh. Anong gagawin mo sa bahay mo? Tutunganga ka. Iba ang standard of living dito. Napakamahal. Sobrang mahal. Di ka mahal sa Pilipinas. Mabuhay. Kahit wala kang trabaho, buhay ka. Kung may bukid ka lang, tanim ka, buhay ka. Hindi nagbabayad ng tax yung iba, di ba? Pero dito, automatic may tax talaga. Dito, may trabaho ka o wala, magbabayad ka ng residence tax. Lahat ng tax. Magbabayad ka ng pagtira mo.
Pero kung ako tanungin mo sa 12 years ko dito, parang gusto ko dito. Maganda rin dito. Kaya kahit sabihin mo pang habang buhay akong magtrabaho, okay lang. Mm-hmm. Kasi alam mo bakit? Nandito ang mga anak ko. Ang pamilya. Anong gagawin ko sa Pilipinas kung ang mga anak ko nandito? Bakasyon. Paminsa-minsa bakasyon. Ay, ayun lang. Bakasyon lang. Pag naubos ang pera mo, uwi ka dito. Balik na. Di, pag na-hospital ka doon, ang mahal-mahal, ubos lahat ng savings mo. Pero, pagtandang, isa bagay, ikaw andito talaga yung pinakapamilya mo, marami, mga kapatid, mga kamag-anak. Kami kasi, kami mag-iina lang. Kasi siguro, pag tumanda ako, maging, ano na yun, talagang as in senior na, hindi na kaya magtrabaho. Pilipinas talaga ako. I love Philippines, Pilipina ako. Kahit na, hindi mo kang Pinay na Pinay, may lahi man, pero, Pinay pa rin ako. Pilipino pa rin. Yan, yan lang. Ako yan. Ako happy eh. Kasi andito mga anak ko. Kung uuwi ako, ako lang mag-isa dyan. Kasi andito yung mga kapatid niya. Lahat. Pamangkin. Lahat na nandito. Kung dumating ang panahon na magkaapo ako, dito din sila. So mag-isa lang ako sa Pilipinas. Although may bahay doon siya, may kahit kabuhayan. Kahit ilan yung bahay ko, ilan yung kabuhayan ko, pero ang magawin ko. Diba? Diba? At ikaw matanong ang sarili mo, pag nagkasakit ka, sino mag-aalaga sa'yo doon? Hindi ka naman alagaan ng pamilya mo kasi. Well, as of now, kung ano yung present, doon muna tayo. Mm-mm. Malalaman din natin yan pagdating palaga ng panahon na. Pero para sa akin, parang ano? Dito kasi mura mo hospital. Depende sa tax na binabayad natin. Pero ako sis, dumaan talaga ako ng operation sis. Same nung naman tayo. Pumunta akong hospital, may dala ako 25 kalapad kasi sa sahod ng palawagan, akala ko may babayaran ako. Pero yung tax na nagbayad. Okay, na nagbayad, okay. Tapos, insurance natin. Tapos mag-out na ako, isang linggo ako sobra sa hospital. Sabi ko, magkano babayaran ko? Siya, magpagaling ka muna, bumalik ka na lang dito pag ano na, magaling ka na. Same din sa akin. After one month, hindi paglabas ng hospital, di ba? One week din ako ng hospital dahil na-operahan din ako. Dinalo pa nga ako ni sis. Ako yung naunang na-operahan bago siya eh. Tapos ano ka ba, 2000? 2013. Oh, una ka. Nauna ako. 14 ako yun. Ano yun, laparoscopy na tinanggal yung gallbladder ko. Buong abdo tinanggal kasi ang laki na ng bato, gallstone. So, yun. Tapos ngayon, ano na, no, hospital ako, kala ako mababayaran ako malaki. Wala, ako binayaran. Binayaran yun ng company namin. Pero, syempre, kinuha ko semi-private yung room. Yun na medyo may konting bayad kasi nakahiwalay ako sa charity ward or yung free na room. Kasi punuan nung araw na yon, wala na akong room. Tapos, kaya, ikaw pa binayaran ng hotel, no? O, parang ganon. Ikaw pa nagkapera, no? Kasi direct tayo, diba? Kaya ganon. Ganon din si sis. Kaya kami sister. Mm-mm. Para na rin kami magkapatid dito. Ito rin nga, same age yun, kami. Yun talagang nasa ibang bansa ka. Uh-uh. Ano, bibigyan ka ng bibigyan ni Lord talaga ng mga kasama? Alam mo yung maniwala ka dun? Parang meron kang one spirit. Ganon siya. Kumbaga, nakuha na din niya mga anak niya, dalawa, no, puro lalaki. Tapos, wala silang dugong hapon. Pero nakuha niya. Dahil sa diskarte yun, maabilidad. Dahil sa abilidad at diskarte. Basta magbayad ka lang ng tamang tax dito, nakabukod ka sa, kung may asawa ka mang hapon, magbukod ka ng sarili mong tax. Lahat ng responsibility bilang cities, nakatira dito sa Japan. Gawin mo lang, sumunod ka sa mga patakaran nila, sa mga rules nila. Okay na. Yan, maging maayos lang. Huwag gagawa ng mga krimen or whatever na pwedeng makasira sa credibility mo bilang isang mamamayan. Totoo yan. Yun talaga, totoo talaga. Niwala ako dyan. Totoo yan. Ang pinakaingatan mo talaga, yung credibility mo, na wag kang masangkot sa krimen. Diba? Ano. Yung makasagi man lang yung sasakyan mo, itawag mo kaagad ang pulis kahit tinakbuhan ka pa. Katulad ng nangyari sa atin.
sa Nagano. Tayo na nga ang naargabyado. Tayo pa ang tumawag. Hindi, tayo pa ang tayo ang nakabangga. Oh, eh. Tayo mm-hmm. nakabangga. Kami pa ang tumawag. Agad-agad. Kami ang nakabangga. Tinakbuhan kami ng binangga namin. Baliktad nga. Mm, pero kami ang tumawag ng pulis. Kasi ayaw namin na siyempre ito, gaijin tayo. Foreigner kami dito. Foreigner kami dito. E di siyempre, foreigner ka, hapon yung nabangga mo, yung hapon tumakbo. E di kami na ang tumawag ng pulis. Nang dumating ang pulis, tinignan yung dashcam. Yun, naka-record naman doon. Naka-record naman doon. Totoo yung sinasabi namin. Hinahanap nila yung nabangga namin. Oh! Talaga hinahanap. Oh, hinahanap ng pulis yung nabangga namin. Oo. Natagpuan naman. Ayun, nagulat sila at nabangga pala namin sila. Walang kaalam. Walang kaalam-alam. Hindi daw nila alam na nabangga namin sila. Diba slight no? lang naman, pero siyempre, whatever na kahit anong disgrasya. Slight yun, pero ilang lapad naman yung binayaran sa hoke nun. Lumaki ng lumaki yung insurance ng anak ko. Slight lang yun, pero pinalitan yung gulong ng sasakyan ng anak ko kasi medyo nambubutas. Tumama sa bakal eh. Sa gutter ng anak ko. Oo, tapos tatlong ano yung pinalitan. Kaya ganun guys, pag kahit na ikaw ang may kasalanan, ikaw pa rin ang tumawag ng pulis. Ganun dito. Be responsible. Wag na wag takbuhan. Ganun. O paano, magbye-bye muna tayo sa ating live video. Yan si Miss Janet Stanislaw Iki. Ang magulang ko po ay parehong Bisaya. Ang tatay ko ay taga Leyte, Abuyog Leyte. Ang nanay ko ay Dumalagkapis, Ilongga, Waray. Pero pinanganak kami Quezon City, Tagalog ang salita namin. Lumaki kami sa Bataan, kaya Tagalog po kami. Yun lang po. Maiba tayo sis, hanggang nga pala nag-work ngayon, ayan, i-share natin. Sa Nippon Ham. Sa Nippon Ham, yung gumagawa sila ng mga ham. Oh, eksampulan ko kayo sa mga gawa niya, ha? Ayan yung gawa niya, binigyan lagi niya siya ako. May supply dito pag meron ako. Oo, binigyan niya ako. Ayan, worst man ang bigay niya. Ayan. Binigyan niya ako, hinatiran niya ako ng ham. Galing sa, mga galing to sa pinapasukan niya. Ayan, binigay niya sa akin mga may mas ham. Masarap pa dyan, ubus na no. Tapos, ayan, ito din, ham. Teriyaki chicken. Tapos, ito yan din, ham. Ayan, yung ham. Ayan, oh, yan ang mabigay niya. Ito lang yung sample sa mga gawa niya. O, paano? Bye! Bye po! Again, Happy New Year! Happy New Year! Blessed day! At sana po, maging maayos po ang ating bagong taon at maganda ang pasok ng bagong taon at sana po, lahat po kayo malusog at walang sakit. Oh, eh, ito kain ko, masarap yan. Ferrero Rocher. Ferrero chocolate. Bigyan ko po siya ng malaking suha. Ayan. Hinatid niya sa akin. Sige lang, hayaan mo na. Hayaan mo na. Pag malaki talaga ang lamay sa siksik, libre gumaapaw. Yan. Hayaan mo na magulungan yung mga pagkain dyan. Ayan. Ito binigay niya. Ang laki-laki. O, diba? Loko niya. Magkano ito bilhin mo? May nagbibinta Pilipina, ganito, ano daw yun, 900. Chocolate. Bye! Happy New Year! Pareho pa tayo naka-green. Mm-hmm. Oh, di ba? Pareho pa kami naka-green. Ngayon, January 7? 8. January 8, 2023. Bye!